Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang pangalawang paglalakbay ni Rizal. Bago natin alamin ang iba't ibang lugar na napuntahan ni Rizal at kung ano ang kanyang mga naging karanasan dito, ay alamin natin muli kung ano ang naging dahilan ng kanyang paglisan. Una, dahil siya ay tinutugis ng kanyang mga makapangyarihang kalaban, ang kanyang buhay ay nanganganib. At pangalawa, hindi lang ang buhay ni Rizal ang nanganganib, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang mga kaibigan at pamilya. At pangatlo ay para siya'y maging malaya sa pagsulat para lalo niyang mapagsilbihan ang kanyang inang bayan. Una nating talakayin ang kanyang paglalakbay sa Hong Kong. Noong Pebrero 3, 1888 ay dito umalis si Rizal sa Pilipinas at lulan ang barkong Safiro o Vapor Safiro ay pumunta siya ng Hong Kong. Noong Pebrero 8, 1888 ay dumating siya dito at nanuluyan sa Victoria Hotel. Pagdating ni Rizal sa Hong Kong ay malugod siyang sinalubong ng mga residenteng Pilipino na tulad nila Jose Maria Baza, Manuel Reriarte at si Ginoong Licaros. Dito rin nalaman ni Rizal na ang mga praile ay may negosyo sa Hong Kong. Ang kanilang negosyo ay meron silang paupahang bahay at meron din silang bangko. At alam niyo ba na ang Dominicano ang pinakamayamang ording panrelihiyon doon sa Hong Kong? Dito rin nakatagpo niya si Ginoong Balbino Mauricio, isa sa umalis din sa Pilipinas dahil siya rin ay tinutugis ng mga Kastila at nakilala niya rin dito si Jose Sainz de Veranda na kalihim ng Gobernador General na inatasang magmanman sa kanyang mga kilos doon sa Hong Kong. Noong ika-11 ng Pebrero ay dito nagsimula ang Pasko ng mga Encheck. Ang pagdiriwang ng Pasko ng mga Encheck ay umaabot o tumatagal ito ng 3 araw. Kaya nagsisimula ito ng Pebrero 11 at nagtatapos ito sa Pebrero 13. At ang pangatlong araw ng kanilang Pasko ay ang tinatawag natin dito sa Pilipinas na bagong taon. Ang Hong Kong ayon kay Rizal ay maliit na lungsod ngunit napakalinis. Maraming mga Portuges, Hindu, Ingles at Hudyong naninirahan dito. Sila ay mahihirap, mababait at mahihain. Sila ay dating mayayamang mekaniko, industrialista at namumuhunan. Nakagiliwan niya ang mga dulang Encheck. Ilan sa mga paksa ng dula ay ang mga sumusunod. Pag-iimbot sa salapi, pagmamalasakit sa mga dukha at kalagayan ng matapat at wagas na pag-ibig. Nalaman din ni Rizal na maingay ang selebrasyon ng mga Encheck ng bagong taon dahil sa mga paputok. Maingay din ang teatrong Encheck, ganun din ang mga nanonood at musika. Pulang damit naman ang palatandaan ng kasal. At nalaman din niyang ang mga babaeng ikakasal ay nagtatakip ng mukha gamit ang abaniko dahil sa hiya. Mahilig din sila sa salosalong laurier, habang ang mga panauhin ay pinagsisilbihan ng iba't ibang potahe ng pagkain. Sunod namang pinuntahan ni Rizal ang Macau. Lulan ang barkong Kyokyang, kasama niya dito si Jose Maria Baza. Noong Pebrero 18, 1888 ay pumunta sila sa Macau. Ang Macau ay isang kolonyang Portuges na malapit sa Hong Kong. Ayon kay Rizal, ang lungsod ng Macau ay maliit, mababa at malungkot. Marami itong junk, sampan at kakaunting barko. Mukha itong patay na. Kasama niya si Baza, sila ay tumuloy sa bahay ni Ginoong Francisco Licaros. Siya ay isang Pilipino na nakapag-asawa ng isang babaeng Portuges. At sila ay nag-aalaga ng mga maraming halaman, mga bulaklak na nanggaling din sa Pilipinas. Sa 2 araw na paglalakbay ni Rizal sa Macau ay binisita niya ang mga teatro, kasino, katedral, simbahan, pagoda, harding botanikal at basar.
Nakita niya rin ang bantog na groto ni Camions kung saan siya ang pambansang makata ng Portugal. At noong Pebrero 20, 1888 ay bumalik na si Rizal at Basa sa Hong Kong. Yan po ang aming ulat. Maraming salamat po sa pakikinig.